Good morning. Thank you very much to the Secretary of the PMS, Secretary Naidangpin. The medyo naninibago pa rin ako eh, pagka binabati ko ito eh. Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Marcos, my eldest son Sandro. And the health officer in charge, of course, Dr. Maria Rosario Vergere. All my fellow workers in government, all of those who have come here today, including our DILG secretary. And I've seen that we have all of the arrangements already made for this this rollout of the booster. So to all of you, thank you very much for the work that you have done, and good morning. Magandang tanghali. Nandito na naman kami. As I'm sure you heard, that I went to the Pinas Lakas vaccination center in Pasig last week. 2 weeks ago, and that is because nakikita naman natin na kailangan na talaga na makapag-booster shot tayong lahat. At kuminsan nahihirapan namin magpaliwanag, pero ganito talaga ang nangyari rito. Yung unang vaccination, dalawa lang na na iniksyon. Okay na tayo. Noon yun, 2020 hanggang 2021. So, ang tawag doon, fully immunized ka na kung dalawa ang bakuna mo. Whatever it was, Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kung ano man ang ibinigay sa inyo, you are considered fully vaccinated. Ang naging problema ay nagkaroon tayo ng tinatawag na Omicron variant. At yung Omicron, I'm sure narinig nyo naman lahat ito, ang Omicron, nagkaroon ng sariling variant. Kaya't ang sinasabi ngayon sa atin, ng ating mga dalubhasa, ang ating mga eksperto, mga researcher, ay sinasabi, dahil bago itong variant na ito, para maging fully immunized ulit, ay kailangan magkaroon ng booster shot. Kaya ito ngayon ang kinakampanya namin na sana, eh, lalong-lalo na, na dahang-dahang pabukas ang ekonomiya, ayaw natin mag-lockdown. Gusto talaga natin matanggal na yung mask na protocol. Lahat yan, hindi natin maiaabot yan kung hindi tayo magpa-booster shot ngayon. We have many elements that are going to be important. The back to school, the certain parts of the economy, lahat yan ay aming talagang tinitignan para makabalik sa trabaho, para makabalik sa eskwelahan, at para maging ligtas tayo, para maging safe tayo, ay kailangan talaga, we have to encourage everyone to have a booster shot. Para masasabi natin fully immunized. Eh, maliwanag naman na pagka yung mga pag-aaral tungkol dito sa vaccine, maliwanag naman kapag vaccinated ang isang tao, kahit magkaroon, ma-expose siya o ma-positive siya, ay yung tama sa kanya ay hindi na kailangan dalhin sa ospital. Karamihan hindi na kailangan dalhin sa ospital. Yung karamihan, asymptomatic pa nga eh. At yung mga namamatay, maliwanag na merong talagang yung tinatawag na nga na comorbidity. So that is why it is very important and it's very clear the benefits of having a booster shot now to combat the problem with the new variants of Omicron. Now, I was just told by Yusek Berhere, mukha namang meron ng ilalabas na vaccine para ito, para dito sa mga bagong variant ng Omicron.
Kaya pag-aaralan natin, and if it is going to be helpful, eh gagawin natin ang lahat para madala rito sa Pilipinas, para mabigay natin sa lahat ng kailangan magkaroon ng booster shot. And that's why I'm here. At that's why I sinama ko si Secretary Benhur Abalos, dahil ang local government talaga ay napakalaki ang role na ginaganap dito sa ating vaccine rollout. At sana naman, and I asked my son to join me, dahil naman para makita that even younger people who are still going to, younger people ka pa ba? Hindi ko na pwede younger people. Ako, matagal na ako pinipilit yung pagka-youth na leader ko. Pero siguro palagay ko, hindi na pwede. Nandiyan ka na eh. But I asked him to join me to demonstrate how important it is to us that everybody get their booster. Sapat naman ang supply natin ng mga doses. Kung meron pa rin tayong parating at tinitignan nga natin yung bagong vaccine na baka sakali ay ito yung pinaka-effective kontra dito sa ating mga bagong variant na hinaharap. So that is that really is the reason why I have come here today, to highlight the importance of having the booster shot. And when we were talking about it, I realized na umabot na ako sa 4 na buwan. So pwede na ako mag-booster talaga. So that is why to show everyone it is safe, it is effective, and it is needed. With us trying to open the economy, trying to open the schools, trying to bring everything back to a normal situation, sa dami ng hinaharap natin problema, to bring it back to a normal situation, and the importance that this booster will play in bringing us back to that condition. And so I thank all the health workers. As usual, you have been helping us, you have been saving our lives, mga frontliner. You have been saving our lives for the last 2.5 years. And so I want to thank you all for all the good work that you have done in the past 2 years, starting when COVID first came. And I thank you for the continuing work that you have done. Sana maipaliwanag natin ng mabuti at maunawaan ng ating mga kababayan kung gaano kahalaga itong ating booster rollout campaign. Kaya maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. At ako ngayon, kami ngayon ay we will take our shot. Pag hindi nyo na ako, I'm sure we will be fine. The USEC assures me that I will not lose any time from work. Dahil hindi naman siguro. And that is again an assurance not only for me but for everybody else. Na hindi naman. Dahil is it one half dose? It's the same dose for the booster. Oh, kahit na magka-booster, ay hindi naman tayo tatamaan, hindi tayo mahihirapan, sana naman hindi na tayo lalagnatin and all that. But nonetheless, kahit na merong side effect, hindi na magiging maluba ang epekto ng COVID at lahat ng mga ibang variant sa atin. Kaya napakahalaga na magpa-booster shot. So maraming salamat sa inyo lahat. And pinapatagal ko lang ito kasi takot ako sa pero so I will see you. We will get Sandra and I. Ikaw din ba? Set to Ben? Tapos ka na? Oh, tapos ka na. Naunahan pa kami ni Sec Benhur. So we will now go and hopefully this will trigger a reaction from our people, and that we will be able now
to see that the take-up of our vaccination rollout will be higher. Thank you again very much and good morning. Maraming salamat po sa inyo.